Ayan. Tapos yung ating okra. Pagsabay-sabay na natin guys para madali. Ganito lang kasimple magluto ng pakbet. Kahit na ipikit mo yung mata mo, maluluto siya. Hello, good morning, Kananaan. Magandang umaga po. Ako po ay naghahanda po ng aking lulutuin ngayon. Pagkain ko po kasi ito. Magtitingin po ako ng isasag. Meron po akong nakuha sa kapatid ko. Ito po yung napayag min tainga. Tainga ng baboy guys ito. Kaya lang iluluto ko ito. Pag mamaya pag wala na yung mga amo ko. Kasi isasahog ko siya sa pakbet. Bumili po yung amo ko ng talong. Kumpleto na po. May okra. May ampalaya. At saka ito po. Ayan. Kumpletos ricados para sa pakbet guys. Ito po. Ay, nag-alarm na to. Kasi itong reef pag matagal na nabuksa may alarm siya. Tsaka kamatis guys, lagyan ko ng maraming kamatis para masarap. Ito po ang aking pakbet. Ayan siya guys, kukunin natin siya guys. Ito, ihahanda po natin. Tapos may sili pa ako pati. Sili, sibuyas. Ayan na, kompletos ricados. So saglit lang guys, at ihanda natin ang ating mga rekado ng aking pakbet. Time na po tayong magluto. Andito na po tayo ang ating mga talong. Ganito po yung panghiwa po, pang pakbet na talong. Maliliit po yung nabili. Iba po yung ano, talong dito sa ano yung maliliit, parang matigas siya. Mas maganda yung may pang pakbet na talong dyan sa atin, mas masarap. Ganito pati yung ampalaya, ganito na lang ginawa ko guys. Start na tayo. Dito na yung pangsahog natin. May kamatis na tayo. Sibuyas, bawang, at ito po yung tainga. Wala po tayong karne na fresh. So, tainga po ng baboy ang ating isasahog. Pagtisan na lang muna tayo kasi ganito po sa abroad. Lulutuin ko po ito kasi wala yung mga amo ko. Sikreto lang po natin guys. So, start na po tayo yung ating mahiwagang kawali. Magluluto na tayo guys. Ilagyan na natin ating olive oil. Luto na kasi yung ano yung tainga ng baboy natin kaya yun sa nang sarili niyang mantika ang pangmantika natin kaso luto na siya so igisa na natin guys. Asya. Lagyan natin ang ating bawang. Bawang muna guys. Actually guys, yung talagang pakbet, hindi na po kailangan igisa. Kaya lang, igigisa po kasi itong tainga ng kalabaw. Ay, tainga ng kalabaw, tainga ng baboy guys. So, bawang, sibuyas. Ayan. Igisa natin guys. Mayaman tayo sa sibuyas guys. Dito sa, ano, sa broad. Mura lang yung sibuyas, tsaka bawang, kaya madami po tayong nilalagay. Pero sa Pilipinas na, medyo tipit-tipit na kasi po mahal ang sibuyas sa Pilipinas. Kaya ito na tayo guys. Pag nagisa na po natin ang ating sibuyas. Pagkukuhan yung ano. Ayan guys. Lagyan na natin ang ating karne. Dapat kasi kasi igigisa ko yung bago, kaya lang hindi ko nagigisa kasi mangangamoy buong bahay. Ayun ang amo ko, mangangamoy bahay pagbuong.
Tira natin ang ating kamatis. Lagyan po natin ng Maggi. Alam niyo yung Maggi cube? Bumili yung amo ko ng Maggi cube. Yung ano pa, yung natural. Natural na ginawa. Hindi yung talaga na may chemical dito. Natural siya. So, mas healthy siya. Lagyan po natin siya, guys. Gulay ito na Maggi cube. Lagyan natin ng lagyan natin ng konsentrate, guys. Kita nyo? Ayan po. Ito, guys. Kunti lang po yung aking bagoong. Lagyan po natin ng bagoong. Ayan. Uubusin na natin, guys. Sana may papunta dito sa Bahrain para magpabili at dalhin dito. Pakbet ko. Ay, bagoong galing ng Lingayen. Boneless bagoong po. So, ayan na po siya, guys. Ganyan na po yung itsura niya. Ayan po, papakita po siya. Ayan. Malapot. So, ilagay na natin yung gulay, guys. Unahin na natin ang ating talong. Kunti lang yung sabaw natin, guys. Ayan. Tapos yung ating okra. Pagsabay-sabay na natin, guys, para madali. Ganito lang kasimple magluto ng pakbet. Kahit naipikit mo yung mata mo, maluluto siya. Ayan, guys. Tapos, lagyan natin pa ibabaw yung pampalaya. Pa ibabaw yung sili. Ayan na siya, guys. Parang malapot siya. Lagyan natin ang pakpan natin, guys. Lutuin na natin ang ating pakpet. So, saglit lang, guys. Standby muna tayo. Kaliipas ang 5 minutes. Ito na siya, guys. Ito yung sabaw po niya. Halo po natin. Para po mabango siya, guys. Actually, guys, pag umuwi na ako, yung pakbet sa Pilipinas, maalat na. Kasi dito, sa abroad, nasanay ka na matabang ba? Pwede na natin siyang haloin. Buhay na siya, guys. Tapos, haluin lang natin para yung, ano ba, lasa ng kamatis at mga bagoong papunta sa pakbet. Pagpailalim natin yung talong kasi mas matagal na maluto ang talong. So, takpan ulit natin, guys, hanggang maluto siya. Yan, tingnan natin, guys, ang ating mahiwagang kamari. Oops. Luto na siya, guys. Ayan. May pa
mukha siyang ano, sunog kasi nga. Yung tainga, ano ginawa itong dinakdakan, kaya lang kinuha ko sa ate ko. Sabi ko, isahog ko sa pakbet. Kaya naging dinakdakan na pakbet ang tuloy ang kalabasan. Kaya tikman natin guys. Luto na siya guys, ang ating pakbet. Sarap siya. Ayan. Ito po ang pakbet ng Ilocano. San ka pa? Luto na siya guys. So, kainan na. Saglit lang. At ay kakain na kanin na lang. Ang kulang guys. Salamat po. Ayan. So, nakagawa na naman po tayo ng isang video guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video na pagluluto. Pag-share ko ng paano ko magluto ng pakbet. Ilocano, puro pachamba yung luto po guys, kaya kayo na po ang bahalang mag-adjust. Ayan, kainan na guys. Salamat po guys. Sana po huwag kalimutan mag-subscribe sa aking video, like at share na rin po kung nagustuhan niyo po ang aking video. I love you all guys. Guys, ng pakbet, masarap siya guys yung niluto ko. Matagal na kung hindi nakakain ng pakbet na may karne ng baboy kahit ipang okay, so yung may papayo pang ano yung pangsisig sana yung yung tainga ng ano ng tainga ng baboy. Ito na po siya guys, kakainin ko na yung pakbet. Priority mo yung pag-aaral mo. Salamat. Pero kung papabayaan ang mga kapatid